Star. Siyempre, hindi mawawala mga chikang worth it i-share. Tama ka po dyan, Ma'am Alan. Hindi dapat boring ang Monday, Dabarcats. Tama. Kaya po, sa kwentuhan natin for today, for sure, gising na gising kayo. Grabe naman yun. Wow. Kaya mga Dabarcats, sit back and relax dahil may bound kaming stories just for you, not for me, for you. Okay. Speaking of you, ang umpisa po ng salitang umpisa ay you. Umpisa na uli ng usapang hindi pwede sa padalos-dalos at papangusga. Bawal! Judgmental ka ba? Sino yun? Aling Men, Mang Alam. Aling May. Kuya Bossing. Manong Bossing. Manong Vic. Pwentuhan na. Let's go na. Let's go, Ma'am Alam. Let's go. Let's go, mga friends. At sa mga Dabarcats na gusto po maglaro din. Sa Bawal, Judgmental ka ba? Magsanda ng audition video at details sa bawal.itbulaga@gmail.com. Ayan po sa screen ng mga Dabarcats ang mga details po na kailangan yung gawin. Thank you. Thank you, ladies. Kilalanin na natin ang makakasama nating kumilatis. Oh, bago natin kilalanin, Ma'am Alan, Lunes na Lunes, ang press mo. Press na chika. Press from the CR. Hoy! Press! Ito na ang judge natin for today, mga Dabarcats. Mula sa mga nag-audition online, registered radiologist, technology, radiologic technologist from Pampanga, mga Dabarcats, pasok. Mga Dabarcats, isa lang siya. Hello mga Dabarcats, ako nga po pala si Atom Soto from Makabebe, Pampanga. Naniniwala sa kasabihang matutong tanggapin ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Ay! Nag-isip ako dito. Tulad na. Halika, Atom, dito ka sa amin. Kasi ang hirap sabihin ng trabaho mo. Oo nga, ano ba ang trabaho mo? Pakiulit. Radiologic technologist. Radiologic. Yeah. Yes. Merong X-ray bossing, Sir Joey. Meron din pong CT scan, MRI. Lahat po. Mammogram. Ayan po. Sa Radtech po. Tika, saan yung mga soto mo? Makabebe, Pampanga bossing. Dalawa hello ba? Sa mga makabebe. Dalawa ba yung team mo o isa lang? Dalawang team po, Sir Joey. Pareho. Soto. Soto. So together. So together. Atom, may tanong kami sa'yo. Judgmental ka ba? Opo. Bakit ganun yung pagsagot? Pwede, pag iningi ng sitwasyon po, parang ngayon, parang kailangan. Ay, bawal ngayon! Bawal. Pero ngayon pa lang, mahahawakan mo na itong 30,000 pesos. Ingatan mo yan, galingan mo sa pagsagot. Pag-isipan mo mabuti, dahil kapag mali ang iyong hula or sagot, mababawasan ng 10,000 pesos. Sayang naman. Sayang, di ba? Mm-hmm. Kaya galingan mo, Atom. Simulan na natin ang round one. Talasan ang pakiramdam dahil ito na ang mga makakasama natin pwedeng magdala sa'yo ng swerte. Mga Dabarcats, pasok! Ayun naman si Aling Vicky. Doon naman si Aling Vicky. Aling Vicky, pakilala po kayo. Hi, Dabarcats! Ako po si Vicky Gonzaga. May kasabihan po tayo, ang babaeng lakwatsira ay chismosa. Totoo naman yun, no? Louder ikaw pa. Maraming sagap, eh. Uri. Next! Next! Lawrence. Hi, Dabarcats! My name is Lawrence Aya from Paranaque. At naniniwala ako sa kasabihang, kapag maikli ang kumot, palitan mo na. Tama. Ayun yung mamanok to. Next! Hi, Dabarcats. I'm Jocelyn Pinolia. If there's a will, there's a way. Wow! Ato. Ano sa tingin mo yung kwento nila? Since about chismosa si nanay, parang ano? Huwag naman nanay, aling lang. Ay, aling Vicky. aling Vicky. Ayun po. Parang sino-sino sa kanila ang may-ari ng sari-sari store. Totoo. Bira, yes, po. Kaya mo nangingibit na kami para lang sa store nila. Atom, bibigyan ka pa namin ng chance na mas makilatis sa mga kasama natin today. Didinginan muna, eye to eye to eye.
alakak sa panatingin ni Aling Vicky sa'yo. May panghuhusga. Ikaw, Gina Judge. Tingnan natin ako tama ka, ha? Aling Vicky, Aling Vicky, ito po yung anak yung nahulog sa imbornal. Ang laki na niya! Eto na. Para sa round one, alamin natin ang tanong. Ang tanong! Ang tanong! Ang tanong! Sino sa kanila ang nabiktima na ng love scam? Uy! Wow. Love scam? Papaliwanag natin, ang love scam ay karaniwang nangyayari online kung saan nagsisimula ng relasyon ng scammer sa kanyang target victim. Kapag nahulog na ang loob nito sa kanya, doon naman magsisimula na mag-modus ng pagkuha ng pera sa biktima. Hala! Agoy! Ano my style? Okay, narito mga pagpipilian mo, Atom. Nandyan po si Aling Vicky. Aling Vicky! Pwede rin po si Lawrence. Of Arabia? At pwede rin po si Jocelyn. Jocelyn? Sino sa kanila ang nabiktima ng love scam? Atom, we have 10 seconds to decide and timer starts now. Vicky, Lawrence, or Jocelyn? Time is up! Sino? Atom. Para sa akin, parang si Aling Vicky po talaga. Si Aling Vicky! Si Aling Vicky talaga. Oh, mental ka. Bakit si Aling Vicky? Sa scamin ba si Aling Vicky? Pakiramdam lang po. Mukha bang i-scamin? ang haba ng buhok eh. Huwag liligawin. Is that your final judgment? Final judgment po. Final judgment! Lock it! Tama kaya na si Aling Vicky ang nabiktima ng love scam. Check her ex. Ah! Oh! Aling Vicky nga. Hindi tayo nagsasaya dahil na-scam si Aling Vicky. Masaya lang tayo dahil galing ko sa Makabebe at magpagupit pa si Atom para... Kamala, si Atom, di ko sure kung ba't siya masaya. Save 30,000 pesos ni Atom. Aling Vicky, kamusta po kayo? Okay na po kayo ngayon? Medyo naka-ano na, move on na po. Teka, kailan po ba kayo na-scam at ano po bang pinagsimula ni Re? Dahil sa dating-dating app nga yan. Okay. So ano hong dating app tong pinagmulaan? Stag. Okay. Nag-register po kayo doon. Tapos ano po yun? Parang ano, may matching? Anditong matching sa likod mo. Sorry. Pairing. Pakilala. Tapos chat. Then ano, hanggang sasabi, may WhatsApp ka? Wow. Lilipat na kayo, mami. Hindi na sa dating app. Oh, ano pong unang message doon? I love you agad? Hala? Nahulog agad. Ang ganda niyo po, Aling Vicky. Mahal kita, babe. Sabing ganun. Oh, kasi babe. Sweet ka daw. Aba ng buhok. May pagganon-ganon. Ito po bang inyong naka-pair ay taga-Pilipinas o taga-ibang bansa? Taga-ibang bansa po. Foreigner. Pero hindi ko talaga siya na kausap ng yung... Video call? Video call lang, pero hindi ko siya nakikita na ayong mukha niya. So, Mami Vicky, galing po kayo dun sa app na sinasabi po ninyo na nagka-pair po kayo. Same day po ba na lumipat po kayo ng ibang app para makapag-usap ng I love you? Or ibang araw pa po yun? Mga 3 days muna. Ah, 3 days? Ay, pero, teka muna, Aling Vicky, bago po tayo umusad sa kwento, yung first time niyo po bang makipag-date na sa online? First time yun. Mamin. Opo. Uy! Yung totoo, Mami. Tagal niyo po nag-isip. Tumingin po kayo sa taas. Ay, hindi ko nag-gets kasi yung tanong ni Sir. First time niyo po yun na mag-connect. Kumbaga, yung sa kaibigan, sabi ko, hindi naman ako marunong niyan. Diba? Kasi
Bisaya. Minsan nga yung chat, ano pa, Bisaya talaga yung spelling pa talaga. So first o, diba? Time, tapos yun na nga ho. Hanggang sa natuto ng konti, may pag-google-google, di ba? Hanggang sa natuto. Aling Vicky, hindi ho ba kayo kinutuban yung unang pagsalang sa WhatsApp pa lang, may I love you na? Hindi muna, kasi ang tamis talaga yung mga, ano niya, yung mga message niya akin sa sobra talagang, mahulog talaga yung... Pwede mo bang magbigay ka ng example ng matamis na message? Reply, yung, mami. Pinaka. Yung talagang hulog yung, na hulog ka, mami. Yung kumbaga kinilig ka. Oo, yung mga... Basta ang sweet niya talaga yung mga... Unsa man itong mga messages, Day? Po? Katong pinaka-sweet nga message. Pinaka-sweet nga message, yun. Kanang mahal kita talaga, kuan ka ng honey. So, wow. Namibighani, yun ko anang honey. So, sa madalit sabi, nahulog po agad ang loob ninyo. Honey. Kasi hindi hanggang ngayon nakasave naman yung ano, ang sweet talaga, sobra ma-inlove ka sa mga message niya. Ay, bakit nakasave pa rin hanggang ngayon? Mami, binabasa mo pa rin ba? Paulit-ulit. Ah, paulit-ulit. Kahit na nasaktan, pero akala minsan ko... umaano sa isip ko, sumasagi na yung magsosolo ako. Sumasagi sa isip ko, minsan nire-ano ko. Eh, binabasa ko minsan. Aling Vicky, taga UK yung kausap nyo, tama ba? Ano ba? Ibang bansa? US, basta ano, US sa UK, Amerika. Iba-ibang ba US? At may pamilya na po ba kayo, Aling Vicky? Meron po akong tatlong anak. Alam po nila yan na nag-sign up kayo dyan? Yung bunso ko ang alam, pero pinagalitan niya ako. Sobra. Nung na-involve na sa pera, bali yung nakabigay na ako. Aling Vicky, paano kayo na-scam? Ano daw, kesyo daw may papadala sa akin. Sabi ko, wala naman akong hiniling sa'yo. Ang sabi niya, parang gifts ko, ano, gift ko na yan sa'yo. Kesyo daw, meron daw akong tutubusin na bag, relo, laptop, camera, cellphone. Yun po, yun. Tapos, may pa-flower pa po. Oh, mami. Naka-ano sabi niya, tubusin, ay ano ko daw yun, kanina, nasa cargo na daw. May package. Opo, may package. Tapos yung package, tutubusin ninyo. Opo. Saan niyo po tutubusin? Sa ano daw yung, ano pa yung, basta sa airport na, nandyan pa rin, nasa cellphone ko lang yung ano eh. Kung ano yung cargo na yun. Mga ilang linggo tapos po o nung, ilang buwan bago, di ba, sabi niyo, tatlong araw, nag-message, I love you. Eh, ilang, gaano katagal po bago yung pagtubos? Mga parang week lang, bali, ganun. Isang linggo lang. Tapos nagpadala na daw siya. Sabi niya, ganun kasi, sabi niya, mahal na mahal kita. Kaya parang gift ko para sa'yo yan. Kasi sabi niya, ang lambing ko daw. Sa tingin niya lang daw, sweet daw ako, ganyan. So ako naman ngayon, sumakay naman sa mga, ano niya, maupo. Oh, yun na, Mami Vicky. Sabi, may ikiklaim ka daw. Paano na po kayo na-scam? Nagbigay po ba kayo ng pera? Ano po nangyari? Nagbigay po talaga ang sabi niya sa GCash daw namin ihulog. 15,200 mo na kasi yung, ano ba to? Yung basta may 15, hanggang ngayon nandiyan naman sa akin yung ano. Tapos, mga... oras lang nung naihulog ko na yung 15,000, maya-maya may tumawag na naman sa akin na ang sabi, kulang pa daw yung pinadala kong 15,000. Mag-add daw ako ng 45,000 para makuha ko daw yung package na pinadala niya. So ako naman ngayon, kasi nandun yung kaibigan ko, nabula din kasi pinabasa ko naman sa kaibigan ko yung aking, ano, yung mga chat niya. So, sabi niya, kasi may negosyo siya na yung parang condotel. Ang sabi kasi ng boyfriend ko kuno, na mag-stay daw kami, maghanap daw ako ng condo. Para doon daw, pag nagbakasyon daw siya, pag pumunta siya dito sa Pilipinas, doon kami tutuloy. So, siyempre, negosyo yun ng kaibigan ko. Kaya, parang nasilaw din siya doon sa pangakong $15,000 na kasama doon sa padala. Inipit niya daw yung pera sa ano, battery ng laptop. Ngayon, kaya nagkasabit-sabit kasi sabi, na-detect daw sa yung sa scan ba yun, sa scan? Na-detect na may pera daw sa X-ray. Na-detect daw kaya magbabaya daw ako ulit ng 45,000. Check muna, 15,000 plus 45, may plus 45 pa ulit.
Hindi. Hindi 45 na. 50, tapos 45. So ang total po ba niyan? 60,000? 60,000. Tapos mga the other day ulit, nag-ano siya na talagang pinipilit niya sa akin na ipatubos kasi sabi niya, ako, hindi ka ba concerned na pinadalahan kita? Hindi ka man lang daw, hindi daw ako concerned doon sa mga package na pinadala niya. Aligigi, lilinawin ko lang po, yung pakikipag-usap po sa inyo, in English po ito. English. Basta kayo makasabot man ko, I love you, Ragyud. Ah, okay, okay. Okay. Tapos okay, mo, atudahin ko sa Google, unsa man yung gisulti ani. O, ganun okay, lang. Okay, okay. Tagalog na lang mo. Search lang sa Google. I-copy-paste mo, tapos sa Google, maintindihan mo na yun. Ano, sabi niya, hindi ka ba concerned sa pinadala ko sa iyo ng package, ganyan? Kahit, ano, ay 70,000 ulit nangingi siya. Sabi ko, nung 70,000, doon na ako nagdoda. Nasabi ko, ay, parang scam na to. Kasi yung natandaan ko na yung basa-basa ng ano ba na yung nabiktima sa probinsya na ganito, ganun-ganun. Doon ko na kaagad na recall ko yun na sabi ko, ay, scam na to kasi bakit nag-add pa siya ng 70,000? Eh, Aling Vicky, parang double ano eh, double problema tayo eh, na heartbroken na tayo, na nakawan pa tayo. Ano po bang ano, eh, ano po bang lesson? Para, anong aral po ang inyong natutunan sa nangyaring to? Eh, siyempre sa ganitong time na yun, yung time na yun, lockdown pa, di ba? Talagang sana wag niyong tularan kung sakaling ma-inlove man kayo, wag na magpadala sa, ano, yung boladas na padalhan ng mga package-package na yan. Dapat siya magpadala. Tama. Ng pera. Yan. Yan nga po. Yun, kaya nagalit yung anak kong bunso kasi sabi niya, Mama, hindi mo ba napansin yon kung talagang totoo yung pinadala niyang package sa'yo, dapat wala kang bayarang tax kasi siya ang magbabaya doon kung talagang totoo daw yun. Tama. Eh, late na nung nasabi, nabiktima na po ako. Nakontakt niyo doon ba? Doon na lang. Sa ngayon, hindi na. Hindi niyo ni-report? Eh, ayoko na po. Kasi nahiya ako nung time na yung nagkulong po talaga ako. Gusto ko talaga mag... Aywan, parang gusto ko na magpakamatay nung time na yun. Eh, Mami. Sinabihan lang ako ng ano ko, ng apo ko na... Lala, palakasin mo loob mo. Hindi mo naman yan. Hindi mo kasalanan yan. Biktima ka lang dyan, la. Gano'ng katagal yan ang, na yun? Ano po, 2020 nangyari sa akin yun. Pandemic. Tagal na. First time ko talaga magsali ng dating app. Eh ngayon ho ba? Nagdating app pa rin ho kayo? Trinay ko pa rin. Ah, trinay niyo pa rin? Hindi pa rin po ako nadadala. Makulit. Pero, ayoko pa rin pag sinabi ng... May ano ka, may Gmail ka, ay hindi po ako marunong noon. Ah. Kasi doon po ako nabiktima talaga sa Gmail. Eh, kamusta naman ho ngayon? Okay na? Okay ka na, Mami. Okay naman na siguro, pero hindi na talaga masyado kasi sa apo ko na lang itoon yung ano ko. Ayun, Aling Vicky. Matanda na rin ako eh. Meron, eh, alam nyo, marami po kasi talaga nag-i-enjoy ng dating app. At hindi naman natin tinatanggal sa kanila yung pag-enjoy noon. Baka may bilin lang po kayo sa mga nagde-dating app dyan para hindi rin po matulad sa inyo. Katulad kung may edad na, mag-ingat po tayo sa mga taong sa buladas na magpapadala tayo. Siyempre, unang tibok uli kasi ng puso ko nung time na yun. Kasi 7 years kasing patay na yung asawa ko. Kumbaga, na-inlove ako ulit. Tao lang ako eh. Basta, Mami, ngayon mag-iingat na po kayo ha. Meron po ba kayo 15,000 dyan? Ano pangalan? Ano pangalan nung... Nang scam. Ano ginamit na pangalan? Kunwari, si Divo. Ay, Divo. Ano po? Divo, Mami? Divo daw pangalan niya. Si Divo, Divo Ding. Ah. Divo? Divo. Divo, ano? Di apalito? Divo. Divo niyo. Divo. Dibodol po yun. Basta, Mami, huwag ka na magpapabudol. Basta-basta ngayon, Dibodol. Ha? Double check mong mabuti. Aling Vicky, mag-iingat po kayo, ha? At mag-enjoy po kayo sa inyong dating life. Eh, huwag lang po tayong papaloko ulit, ha? Oo. Opo. Thank you, Aling Vicky. Salamat po, Aling Vicky. Lawrence! Ikaw naman, na-scam ka rin ba? Yes, na-scam din ako, unfortunately. Pero hindi love scam. Hindi naman siya masyado love scam, pero parang ganun eh. Hindi masyado, pero... Hindi naman. Parang tinatake advantage. Ang scammers kasi tinatake advantage ang kahinaan mo. Eh, sa ating mga LGBTQ++, diba? Huwag ka tumingin sa akin. gagamitin nila yung kagwapuhan nila, yung...
facial features nila, yung hot pictures nila para i... So, Lawrence, anong scam ang nangyari sa'yo? Ano, more on investment scam siya. Parang business investment scam. Tinanong ka kung open-minded ka, ganun. Hindi naman sa ganun. Kasi parang planado lahat yung ano eh. Planado lahat eh. Nakilala ko siya sa Zoom meeting. Kasi nung kalagitnaan ng pandemic. So, sa Zoom lang kami nag-meet noon. Tapos, parang planado lahat na... in 3 years time, nagpapakilala siya na meron akong business, meron akong mga madaming sidelines. Eh, saka kami sa insurance, naniniwala kami sa 7 sources of income. So, parang it's an opportunity for me na, sige nga, pakinggan ko nga to since matagal na rin naman tayo nag-uusap at medyo may tiwala na rin ako sa'yo. At how long was the conversation going on? Roughly around 3 to 4 years yung ano, ganun siya kaplanado. Pero saan kayo nag-meet, Lawrence? Yun nga, sa Zoom doon meeting. Doon na. Yun yung first. Same industry kasi kami na gano. Same industry kami sa insurance. Tapos, in an instant, ayun, nakapagbitaw ako ng 150,000. What? Wow. So, kumbaga, Lawrence, parang... Isang bagsakan na. Yung sa 3 years na establishing siya ng ano sa'yo. Yes, parang stage talaga, planado. Oh. Para ikaw, wala kang kawala. Meron na kaming group chat, meron siya mga proof of disbursements ng pera, ganyan. Sa 3 years na yun, isang bitawan yung 150, paano mo nalamang scam? Ano yung reveal? May contract kasi kami. After 3 months... sabi niya ibabalik na daw yung capital plus the interest. Hindi nangyari yon. And then 4th month, 5th month, puro false promises. Tapos puro mga comforting. Yung gusto niya, iko-comfort siya kasi ano daw, nagme-mental breakdown daw siya. Oh. Siya pa yung nagmamakaawa na depressed daw siya, ganyan. Kailangan niya ng comfort, kailangan niya ng friends, kailangan niya ng love, ganon. So ikaw, nung nagtiwala ka, sa una, medyo maawa ka, parang, okay, totoo nga to so, na baka nagme-mental breakdown. Nakikita mo to, Lawrence? Nakikita mo, nakakausap mo, nireport mo? May nauna na, na nag-case. Ironic kasi, financial advisor ako, nasa insurance. Tapos, di ba, hindi tayo medyo naging careful sa mga galawan natin. Kaya dapat, medyo, kahit ganun ka, huwag tayo talaga masyado magtitiwala. Lalo na when it comes to hard-earned money na ilalabas mo lang basta-basta. Kahit pa friends yan, kahit pa kamag-anak yan, mag-aral tayo mabuti. Mag-do tayo ng mga research at yun, maging careful lang lagi. Salamat, Lawrence. Wait, paano muna natapos yung ano? Paano natapos? Hindi pa siya tapos. Ongoing pa rin hanggang ngayon. Yes, unfortunately, ongoing pa siya. Kaya I won't dig into details muna para hindi masyado umano yan. No? Alright. Ingat-ingat, Lawrence. Thank you, Lawrence. Good luck sa iyong pinagdadaanan. Thank you, Lawrence. At kayo po, Mami. Ano pong brand ng lipstick po ninyo? Uy! Mami, naskam... Mami, na-scam din ho ba kayo? Oo. Ano pong scam to? Pera. Pera din? Ano, may love involved din? Wala? Ano, parang pasalo. Ano po yun? Pasalo? Yung paluwagan. Pasalo? Sasaluhin mo yung slot. Sasaluhin mo yung slot ng, then, parang, ng paluwagan, parang gano'n. Then yung sa paluwagan na yun, makakasahod na kagad yung, kunwari, number one. Parang mauuna na siyang, ano, pag ako ang kumuha ng slot, parang may tubo. Sa'yo mapupunta. Mm-mm. Ano yun? Ibig sabihin, kilala mo? Ang Hindi. Actually, kaibigan ng mga pamangking ko. Paano po kayo napauo, Ate Jocelyn? Ano yung nag-spark sa... nung in-explain sa'yo? Nainganyo ako sa tubo. Sa tubo? Magkano daw po bang itutubo, Ate? Kasi kung sa 20, magiging 35. Ay, laki naman nun. Saan po yan? To be true, ha? Wow. Saan yan, Ate? Nakakainganyo nga po pag gano'n. Ano pong naging unang proseso po? Ano pong magkano po unang yung binayan? Kasi nagpo-post sila sa Facebook. Yung pasalo. Parang sa My Day. Okay. Sa My Day niya. Then may mga number. Kung makukuha mo yung, kunwari, number 1, 20,000, magiging 35.
eh dalawang slot yung kinuha ko. Pag ibig sabihin ng pasalo, babayaran mo yung dapat hulog nila sa paluwagan. Paluwagan bago then, ikaw makakuha ng slot. Then sa sahod na yung may number na yun. Kunwari 20,000 ang sasahudin niya. Yung sinalo mo. Opo. 20,000 yung sasahudin niya, then 10,000 na lang yung mapupunta sa kanya kasi nakasahod na siya. Ikutan, oh. So, paano nangyari, Ate Jocelyn? Paano napunta dun sa na-scam ka na? Ano, nung malapit na yung bigayan, ine-expect ko na pupunta kami noon sa kanila. Then, nalaman namin na ano, nasa barangay na sila. May minaunang na-report na. May nagreklamo na. Ate Jocelyn, magkano ho nawala sa inyo? Di ba, 45. 45,000. Laki. Laki nun, Ate. Oh. Savings nung anak ko. Ano lang, oh, FYI, ano? Kabilin-bili na ng Central Bank ito. Pag kami nagkalok sa inyo ng investment o negosyo na ang tubo mas mataas sa tubo kaysa sa banko, scam yun. Yan ang mga palatandaan. Niloloko kayo. Walang ganun. Dahil kung ganun, di sila na lang. Ba't kailangan kayo pa? Hindi ba kung talagang kikita ng malaki, sila na. Bakit di aalok sa'yo? Ba't mga aalok sa ibang tao? Financial. Huwag po kayo maniniwala. Nako. Pare, may investment ako maganda. Mamaya okay. Pag-usapan natin na. Okay, kola ko dyan. Bahala sa'yo. Bully. Oh. Kaya yung scam, pinapalaman namin sa Tinapay. Spam! Mali! Ay, anong lesson na nalaman mo? Huwag na magtitiwala sa hindi mo kakilala talaga. Saka yung ano, tandaan niyo ho yung sinabi ni Tito Sen, yung mga legitimate financial institutions, kung kaya lang din naman, dapat sila nang gumawa. Correct. Oh, Ate Jocelyn, mag-iingat po ha sa susunod. Natati ha. Oh. Tsaka kahit kakilala. Eh, paluwagan ako, Ate. Gusto mo bang sumama? Ay, salamat Ate Jocelyn. Okay. Buo pang 30,000 ni Atom. Pero huwag ka mo nang umuwi. Dahil meron pa tayong round 2. Atom, mas galingan mo ang paghilatis dahil kapag nagkamali ka ng sagot, mas malaki ang mababawas sa'yo. 15,000 pesos. At dito sa round 2, Atom, may kinalaman pa rin sa mga bisita natin ang kwentuhan. Alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Sino sa kanila ang nagbebenta ng Lucky Charms? Uy! Grabe yun! Magbenta ng Lucky Charms? Lucky Charms! Papaswirti! Okay, Atom. Narito muli ang mga pagpipilian mo. Rice, ha? Nandyan po ulit si Aling Vicky. Si Aling Vicky. Pwede naman po si Lawrence. At pwede rin pong si Jocelyn. Jocelyn. Ah, naliligaw lahat sila. May Lucky Charms. Sino sa kanila ang nagbebenta ng Lucky Charms? Atom, you have 10 seconds to decide. Timer starts now. Vicky, Lawrence, or Jocelyn? Time is up! Atom, sino? Aling Vicky pa rin po. Aling Vicky pa rin. Scamming talaga yun. Solid. Yan na ba ang final judgment mo? Final judgment. Okay. Final judgment si Aling Vicky. Lock it! Tama ba na si Aling Vicky ang nagbebenta ng Lucky Charms? Check or X. Yay! Bingin 15,000. Minus 15,000 pesos. Ouch! Alam na natin siya. Sino? Sino ang nagbebenta ng Lucky Lawrence Charms? Lawrence or Jocelyn? Lawrence or Jocelyn? Raise up, eh. Si Lawrence! Lawrence! Yes, so, okay. Kuya Rod, nagbibenta ka naman pala ng Lucky Charms. Yes. Ito po yung sample ayun ng mga Lucky Charms. Yeah. Gano'n na po kayo katagal sa negosyong yan, Kuya Lawrence?
2023, early 2023, nag-start ako mag-business ng Lucky Charms. Oh. Naniniwala kasi ako sa mga, ano eh, yung law of attraction, tsaka mga charms and crystals. Naniniwala talaga ako. Katulad niya, na-scam kami, maniniwala pa ba sa'yo? Yung nga eh, ano, may anti-scam na, anti-scam bracelet. Okay. Pwede mo yung promote dyan, Lawrence, yung business mo. Ibitay mo yung double cuts natin. Ayun, yun, sa Instagram na lang, Instagram, risk takers 0909. Yeah, no? Ayan yung ano ko, mga birthstones, gano'n. You know. So yung risk is spelled as W-R-I-S-T. T-A-K-E-R-S. Risk takers. Thank you very much, Lauren. Thank you, Lauren. Maraming salamat din po aling Vicky and Miss Jocelyn. Thank you. Bawas ka ng 15,000 pesos, pero mag-uwi ka pa rin naman ng 15,000 pesos. Alam nyo, basta magpapasko, mag-iingat kayo sa scam. Magpapasko, Santa Claus is coming to town. Ay! Kalat sila ngayon. Kaya maraming salamat sa mga Dapper Cats na nag-share ng kanilang mga kwento. Sa panahon ngayon, sabi nga ni Pare Joe, Santa Claus, mamaya usap tayo. Okay. Yung 10,000 mo maging 100,000. Yes! Patok to. Dapat mag-ingat tayo. Bawal magpaloko, pero mas bawal ang manloko. Tama! Bukas! Bukas, oh! Ubus na ang salapi ko sa taong ito. New stories, fun, and surprises ang atid namin sa inyo dito lang sa Burik. Yung kasalo tuwing tanghalian, Ulan!